pagkababag. Sa Diyos tayo'y tumawa. Sa ating mga kaaway, tayo ay Kanyang Simulan po natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, sa araw na ito ay ipinagdiriwang natin ang kapistahan ni San Buenaventura, obispo at pantas ng simbahan. Tayo pong lahat ay tinipon ng ating Nuestro Padre Jesus Nazareno bilang kaanib ng angka ng Diyos. Tinipon niya tayong lahat sapagkat mahal niya tayo. Kaya dumulog po tayo sa ating maawaing Panginoon na nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang, mga makasalanan ay magsisi. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa pagdiriwang namin sa pagsilang sa kalangitan ng obispong si San Buenaventura, umunlad nawa kami sa karunungang itinuro niya upang matularan namin ang maalab niyang pag-ibig sa iyo. Sa pamamagitan ni Hesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Noong mga araw na iyon, sinabi ni Jacob sa kanyang mga anak, "Ngayon papanaw na ako upang mapisan sa mga kasamang na mayapa na. Doon ninyo ako ililibing sa pinaglibingan ng aking mga magulang, sa yungib, sa tapat ng bukid ni Ephrong Heteo. Ang libingan yoy nasa silangan ng Mamre sa may Kanaan. Binili yon ni Abraham at doon siya inilibing, pati ang kanyang asawa na si Sara. Doon din ilinibing ang mag-asawang Isaac at Rebecca, at doon ko rin inilibing si Leah. Ang bukid at yungib na iyo'y binili sa mga Heteo. Matapos masabi ang lahat ng ito, siya ay nalagutan ng hininga. Mula nang mamatay ang kanilang ama, nag-alala ang mga kapatid ni Jose. Sabi nila, "Paano kung galit pa sa atin si Jose at gantihan tayo sa kalupitang ginawa niya sa atin?" Nagpasugo sila kay Jose at ipinasabi ang ganito, "Bago namatay ang ating ama, ipinagbilin niya na sabihin ito sa iyo, 'Nakikiusap ako na patawarin mo na ang iyong mga kapatid sa ginawa nila sa iyo. Kaya naman ngayon, namanhik kami sa iyo na patawarin mo na kami alang-alang sa Diyos ng ating ama.'" Napaiyak si Jose nang marinig ito. Lumapit na lahat ang kanyang mga kapatid at yumuko sa harapan niya.
kami mga alipin mo, wika nila. Ngunit sinabi ni Jose, huwag kayong matakot, hindi ko kayo paghihigantihan. Masama nga ang inyong ginawa sa akin, subalit ipinahintulot iyo ng Diyos para sa kabutihan at dahil do'y naligtas ang marami. Kaya huwag na kayong mag-alala, ako na ang bahala sa inyo at sa inyong mga anak. Pagkarinig nito, napanatag ang kanilang kalooban. Nanatili nga si Jose sa Ehipto kasama ang kanyang mga kapatid. Umabot siya ng 110 taon bago namatay. Inabot pa siya ng mga apo ni Ephraim, gayon din ng mga apo niya kay Makir na anak ni Manases. Ang mga ito'y kinalong pa niya ng isilang. Sinabi niya sa kanyang mga kapatid, malapit na akong mamatay, ngunit huwag kayong mag-alala. Iingatan kayo ng Diyos at ibabalik sa lupaing ipinangako niya kina Abraham, Isaac at Jacob. Pagkatapos, ipinagbilin niya sa mga anak ni Israel ang gagawin sa kanyang bangkay, wika niya. Isumpa ninyo sa akin na pag kayo'y nilingap na ng Diyos at inialis sa lupaing ito, dadalhin ninyo ang aking mga buto. Namatay nga si Jose sa gulang na 110 taon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang Diyos na siyang tumutulong sa tanang napaampon. Ang Diyos ang siyang tumutulong sa tanang napaampon. Dapat na ang Diyos itong Panginoon ay pasalamatan. Ang kanyang ginawa sa lahat ng bansa'y dapat ipaalam. Siya ay purihin, suubi ng awit, ating papurihan. Ang kahanga-hangang mga gawa niya'y dapat isaysay. Ang Diyos ang siyang tumutulong sa tanang napaampon. Tayo ay magalak, yamang lahat tayo ay tunay na Kanya. Ang Kanyang pangalan, ang pangalang banal, napakadakila. Lahat ng may nais maglingkod sa poon, dapat na magsaya. Siya ay hanapin at ang kanyang lakas ay siyang asahan. Siya ay hanapin upang mamalagi sa kanyang harapan. Ang Diyos ang siyang tumutulong sa tanang napaampon. Ito'y nasaksihan ng mga alipit anak ni Abraham. Gayon din ang lahat ng anak ni Jacob na kanyang hinirang. Ang Panginoong Diyos ay ang Panginoon, siya ang ating Diyos. Sa kanyang paghatol ay ang nasasaklaw buong sansinukob. Ang Diyos ang siyang tumutulong sa tanang napaampon. Magsitayo po ang lahat. Sumain niyo ang Panginoon at sumairin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga apostol, walang alagad na higit kaysa kaniyang guro at walang aliping higit sa kaniyang Panginoon. Masiyahan ang alagad
na matulad sa kanyang guro at ang alipin na matulad sa kanyang Panginoon. Kung ang puno ng sambahayan ay tinawag nilang Belzebul, lalo na nilang aalimurahin ang kaniyang mga kasambahay. Kaya huwag kayong matakot sa kanila. Walang natatago ang hindi malalantad o nalilihim na hindi mabubunyag. Ang sinasabi ko sa inyo sa dilim, ulitin ninyo sa liwanag, at ang ibinulong sa inyo ay inyong ipagsigawan. Huwag ninyong katakutan ang pumapatay ng katawan, ngunit hindi nakakapatay ng kaluluwa. Sa halip, ang katakutan ninyo ay ang nakakapatay ng kaluluwa at katawan sa impyerno. Hindi ba ipinagbibili ang maya ng 21 pera? Gayon naman, kahit isa sa kanila'y hindi nahuhulog sa lupa kung hindi kalooban ng inyong ama. Maging ang buhok ninyo'y bilang na lahat. Kaya huwag kayong matakot, higit kayong mahalaga kaysa libu-libong maya. Ang sino mang kumikilala sa akin sa harapan ng mga tao ay kikilalanin ko rin naman sa harapan ng aking amang nasa langit. Ngunit ang magtatwa sa akin sa harapan ng mga tao ay itatatwa ko rin naman sa harapan ng aking amang nasa langit. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot po ng ating live streaming. Mapayapang umaga po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Palakpakan po natin ang Diyos na buhay. Malugod po namin kayong tinatanggap sa pambansang Dambana ng Itim na Nazareno. Mga kapatid kay Kristo, marami pong pagkakataon sa ating buhay na tayo ay nakakaranas ng pagkatakot. Minsan nga, hindi lang ordinaryong takot, kung hindi matinding pagkatakot. Una po, takot tayong mawalan. Takot tayong mawalan ng ating mga hanap buhay. Takot tayong mawalan ng mga mahal sa buhay. Minsan nga, takot din tayong mawalan ng pera. Takot tayong mawalan ng kaibigan. Takot tayong mawala ang mga bagay na mahalaga para sa ating pang-araw-araw na buhay. Kaya naman, sinabi sa atin ng ating mahal na poong Jesus Nazareno, huwag kayong matakot sa kanila. Walang natatago ang hindi malalantad at walang nalilihim ang hindi mabubunyag. Anumang sabihin sa dilim ay maririnig sa liwanag at anumang ibulong sa mga silid ay ipagsisigawan. Ang ibig pong sabihin nito ay wala po tayong pwedeng maitago sa Diyos. Lahat ng ating kalakasan, lahat ng ating kahinaan, lahat ng ating pagkatakot, alam ng Diyos. Kaya nga anong sinabi? Maging ang pinakatatagong kasalanan mo, kahit nung bata ka pa, alam yan ng ating Panginoon. Maging ang pinagkakaingatan mong lihim sa kasalukuyan, lahat ng iyan, alam ng ating Panginoon. Kaya nga sigurado ding alam din ng Diyos ang lahat tungkol sa atin. Kilala niya tayo bago pa tayo isilang sa mundo. Kaya nga alam din niya ang lahat ng pangarap at hangarin ng ating puso.
Alam niya ang takbo ng ating iniisip. Alam niya kung ano ang pinipintig ng ating mga puso. Mas kilala lang ng Diyos ang ating mga sarili kaysa sa pagkakakilala natin sa ating mga sarili. Uulitin ko po, napakahalaga po nino. Kung inaakala mong kilalang kilala mo ang iyong sarili, nagkakamali ka. Dahil mas kilala ka ng Diyos, mas kilala ng Diyos ang iyong sarili kaysa pagkakakilala mo sa iyong sarili. Kaya naman mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, kung alam ng Diyos ang lahat sa atin, huwag tayo dapat matakot sa ating paglalakbay sa daigdig na ito. Dahil hindi nangangahulugan na kapag alam ng Diyos ang lahat sa atin, ay hinuhusgahan niya tayo. Ang Diyos, imbis na paghuhusga ang ginagawa, ay inuunawa tayo. Kaya nga ang laging panawagan ng Diyos, huwag kayong matakot. Sa kabila ng inyong karupukan, ang Panginoon hindi naririyan para husgahan kayo. Sa kabila ng inyong kahinaan, nariyan ang Panginoon para tulungan kayo. Nariyan ang Panginoon para akayin kayo sa tamang landas. Kaya nga maraming pagkakataon sa ating buhay na talagang minsan nababalot at napupuno tayo ng takot. Kaya nga ang paalala sa atin, kapag tayo ay nasa matinding pagsubok, napapawasan lagi ang ating pag-asa. Kapag may mabigat na problema tayong kinaharap, minsan sumusuko agad tayo. Kapag tayo ay nag-iisa, agad tayong napapanglaw. Minsan, nakakalimutan natin na may Diyos na laging naririyan, na hindi nagpapabaya para sa atin. Kaya nga ipinapaalala sa atin sa araw na ito ng ating mahal na Poong Jesus Nazareno na kapag kasama natin ang Diyos, ang pagkatakot dapat walang puwang sa ating mga puso. Uulitin ko, kung alam natin sa ating isip at puso na kasama nating lagi ang Diyos, dapat lamang ang pagkatakot walang puwang sa ating mga puso. Bakit? Simple lamang. Dahil hindi hamak na mas malaki ang Diyos kaysa sa mga bagay na ating pinuproblema at iniisip. Mas makapangyarihan ang Diyos kaysa sa mga pagkatakot at alalahanin na mayroon tayo. Mas higit na dakila ang Diyos kaysa sa ating mga negatibong pag-iisip. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, lagi po nating tatandaan na maraming pagkakataon sa ating buhay na tayo ay makakadama ng pagkatakot. Bilang mga tao, marami tayong pagkatakot. Subalit, ang paanyaya ng ating Nuestro Padre, Jesus Nazareno, kumapit lagi tayo sa Diyos. Maraming pagkakataon sa ating buhay na tayo ay sadyang mapapagod. Subalit ang paanyaya ng Diyos, huwag tayong susuko. Maraming pagkakataon na gusto na nating maglaho. Subalit ang paanyaya ng Diyos, hayaan nating ang ating Panginoong Jesucristo ang kumilos sa ating buhay. Huwag matakot. Huwag mawala ng pag-asa. Huwag magpatalo sa problema. Kasama natin ang Poong Jesus Nazareno. Tapat siya magpakailaman. Hindi niya tayo papabayaan. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na Poong Jesus Nazareno.
Magsitayo po ang lahat. Ama naming makapangyarihan, natitipon kami bilang isang komunidad na nagdiriwang ng misteryo ng ating kaligtasan at mulat ang ating kaisipan sa kaniyang pag-ibig sa bawat isa. Dumulog tayo sa pananalangin sa Diyos at sa bawat kahilingan ang atin pong itutugon. Ama, ipagsanggalang mo ang aming kaluluwa at katawan. Ama, ipagsanggalang mo ang aming kaluluwa at katawan. Ang Santo Papa, mga obispo at mga tinawag, naway maging gabay ng bayan ng Diyos upang umakay sa sangkatauhan, sa kaalaman at pananampalataya kay Kristo, manalangin tayo. Ama, ipagsanggalang mo ang aming kaluluwa at katawan. Tayo naway mabigyan ng biyaya na harapin ang mahihirap na pagsubok nang may katapangan, nalalaman na panig sa atin ang Panginoon na nagbibigay sa atin ng lakas, manalangin tayo. Ama, ipagsanggalang mo ang aming kaluluwa at katawan. Ang mga kabataan naway magnilay sa tawag ng pagiging pare o relihoso at relihosa upang mapaglabanan nila ang pagdududa, takot at kalituhan, manalangin tayo. Ama, ipagsanggalang mo ang aming kaluluwa at katawan. Ang mga may sakit at may kapansanan, naway makadama ng kagalingan at kasiyahan na tayong si Kristo lamang ang makapagbibigay, manalangin tayo. Ama, ipagsanggalang mo ang aming kaluluwa at katawan. Iyong mga namayapa, naway umani ng pabuya sa kanilang mabuting mga gawain sa walang hanggang kaharian ng Diyos, manalangin tayo. Ama, ipagsanggalang mo ang aming kaluluwa at katawan. Makalangit na Ama, ipinauubaya namin sa iyo ang aming mga mithiin. Bigyan mo kami ng lakas na makasunod sa iyo sa gitna ng mga pagsubok at paghihirap. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Tayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugda ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay na ito na inilalaan naming gumugunita kay San Buenaventura upang ang mga ito ay magdulot sa amin ng pakikinabang sa iyong tulong na maaasahan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin
ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon, ngayong si San Buenaventura ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maaasahan sa panunungkulan. Kaya't si Jesucristo na maaasahan sa katapatan ay inihayag sa pangangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit ng mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanga ngayon sa mga panalangin kanilang inuukol kaisa ng sambayanan mong dito'y nagtitipon, kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo. Nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu ay gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po'y nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin na kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay isa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, San Lorenzo Ruiz de Manila at San Pedro Calungsod, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak
na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin na kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang napakarami at paulit-ulit naming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Mga kapatid kay Kristo at mga katiboto, narito ang ating Nuestro Padre, Jesus Nazareno. Lumapit po tayo sa Kanya at magbalik loob. Siya ang Kordero ng Diyos. Siya ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad po tayo na inaanyayahan sa Kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ipagsanggalang nawa ako ng katawan at dugo ni Kristo para sa buhay na walang hanggan. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Panginoon,
mga paalala sa mga nagsisimba, pinapaalalahanan ng lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkos, dapat nating ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards, ang pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ng Itim na Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming sa katawat dugo ni Kristo, nagsipakinabang ay dumadalanging magkamit ng tiyak na kaligtasan na aming ginaganap ng buong katapatan sa pamamagitan ni Yesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagbabasbas. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa biniyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat at ng inyong buong pamilya ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang pag-ibig at kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati.